At sa mga ulo ng mga nagbabagang baklita, Love Beneath the Stars Episode 5, Dominic, hindi enough ang love lang. Don't Say No Episode 7, Mami ni Leo at Leon, Pilia pero hindi homophobic, Best Mom. Tama. Beach of Time Episodes 5 and 6, Cafe, bukas na. Bite Me Episode 3, Chef, napakalande, but is it reciprocated? Yan, at marami pang iba dito sa ating Way Weekly ng September 13 to September 19, 2021. Kami ang inyong mga lingkod ng mga baklitang nagbabaga. Ako si Shipper Ryan. Ako si Shipper A. Shipper Kevin. And I'm Shipper VP, and welcome to The Shipper. Season 4. So welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing through the latest and greatest waves in the BLC. So let's get shipping with another Wave Weekly, starting with Love Beneath the Stars Episode 5. Father, ba't mo naman sila pinag-break? Grabe yung ultimatum. Suggestion lang naman yata yun ni Father. Oh, decision pa rin naman ito ni Dominic, di ba? Okay. So, Sige, go. Wait. Kung kayo tatanungin ni Father, ano yun? G-boy. Kung anong dapat parusa sa kanila, ano ang sasabihin ninyo at bakit? Pag-squatin sa harap ng flag ceremony. Hindi, kasi sa high school ako, merong nahuli sa amin, naglalapesan sa horror booth namin. Eh, di ba madilim yung horror booth? Naglalapesan, hinatak yung dalawa. O Toko tsaka Merly, hinatak yung dalawa. Dito kayo sa, doon kayo sa harap ng, ng flagpole, Kemerut, Bumblebee, dyan kayo magkemehan. Ginoon. Ay, exhibitionist yung mga yun. Hindi, wow. Good. Pero wala ano, sila lang yung nakaalam. Wala naman nakaalam na iba. Pero tinakot lang. Hindi mo sila pinag-ano doon. Ay, sayang. Charot. Pero yun. So ikaw ganun, papalipat mo sila sa under the flagpole. Bilad sa araw. I think that's enough. Ako warning, one day suspension, ganyan. Kasi, okay, fine, na-post sa social media. But then, yun nga people's opinions are their own. Kung, di ba, bakit natin hahayaan maapektuhan yung image ng school doon? I don't think, ewan ko lang, parang hindi ganun kalaking repercussion yun for me. Yun, naghalikan sila. Ako, siguro, I would say na okay lang naman din yung suspension. I think yun talaga yung compromise. May warning and then may suspension. Pero yun talaga yung compromise . Naalala ko dahil kung halimbawa nangyari yan, in the real setup, well, actually nangyari talaga siya. No? Pero kasi naka-issue din na ganyan in my past. Ah, so siya yung nahuli. Hindi ako. Pero, sige, kasi tago nasira natin sa pangalang, Chevin. Pero, rhymes with kasi, Kevin. Pero kasi, tama yung na-drag yung name ng school. Even though na hindi sinasadya, yung reputation ng school na dadala na every time that I would ask friends if they've heard about my school or where I came from, sabihin nila, di ba yan yung may sa CR ng ganito? So para, okay, so na-drag talaga siya. So technically, hindi mo natitignan dyan yung gender, hindi mo na nga titignan dyan ano yung ginawa ng dalawa, hindi mo natitignan dyan kung ano yung feelings nila, but it's more of the reputation of the school. Kaya ako agree with the... Pero hindi with sila naka-uniform. Yun na nga. Hindi pero sila kasi, naka-uniform, pero wala siya sa school. Pero school event. Pero wala siya sa school grounds. Yes. Hindi, nasa school ground sila, diba? Parang school ground. Hindi pala. Hindi. Parang wala. Event place yun. Oo, event place nga yun. Hindi ba sa school ginawa? Sa school ginawa yun. Sa school ginawa. Oo, tama. Parang di ba this is the year na sa school natin gagawin, kaya bawal kayong gumawa ng kalokohan. Parang yung sinabi ni brother, yung isang teacher.
So yun. So parang ako, it's a fair compromise. But hindi ko lang din ako agree dun sa pag magbe-break. Kailangan mag-break sila. Parang, father, why? Father, why? Sobrang, diba? Sobrang petty nun, no? Parang yung mga magulang na ano, ang bata-bata nyo, pange, mag-break kayo. Diba? Parang yun yung hindi ko lang mag-gets why. Diba? Bakit mo kailangan sila pag-break? Yun, yun din yung hindi ko mag-gets. Kasi kung ako yun, siguro papagawan ko na lang sila ng community service kasi wala na naman silang ginawang masama talaga. Exactly. Mm. Tapos, depende pa siguro sa handbook nila. Balay, kasi kung magigets ko, like sa amin, before, bawal ang PDA. Explicit yun. Eh, PDA yung ginawa nila eh. So, pwede kayo maging mag-jowa. Huwag nyo lang gagawin yung mga ano, diba? Oo, may mga ganun. Ah, tama. Oo, limitations. Eh, pero, parang pinagdebatihan naman kasi sa show, sa episode mismo, na wala na nga kung anong sinasabi sa ano sa handbook. So I guess walang explicit na sinasabi na yung actions nila per se walang ano ay bawal kasi nga naman exactly. Kasi nga naman gagawa ka nga ba ng rules sa handbook na bawal maghalika ng mga estudyante kung all boys school yun. Diba? It's a loophole I guess. Oh, di ba? Diba? Pero ang husay umarte ni Domic episode na to ng malala. Sobra. Sobra. As in, alam mo yung part na pinapagalitan siya ni Agot, ramdam mo yung bottling up of emotion na parang, oh God, yung impit na, ano, impit na feelings na pinapagalitan ako, di ko kaya to. Parang ganyan. As ano lang yung masasabi mo. I'm sorry, ma. I'm sorry. Tapos, nung ano, di umalis na si Ago, tapos sumapit si ano, si Romnick, ang ganda ng ano, ang ganda ng moment na nag-sorry din si Dominic, pero mas sincere, tapos nung biglang Shopee payday sa I'm from the advertising. Adyan talaga kami kumikita, no, sa mga ganyan. Pero potek kasi yung moment na rurok ng emotion, biglang sa papasok si Alex Gonzaga, sasabihin niya Shopee payday. Mag-premium daw kasi kayo. Mag-premium daw kasi kayo. Naka-free plan na nga lang, nagreklamo pa. Uy, kasi ako naman, okay na ako free plan at may ads. Kung maganda yung hati, eh kung may gaps naman yung show mo, eh dali-daling lagyan ng algorithm ads. Algorithm yun eh. Siyempre, di ba, gap ender, ano, eksena yun eh. So, oh, iba, no? Lagi, sorry lagi. Talaga commercial. Pero ano, ano? Shopee, pwede. Alam mo, Kevin, ang dami mo reklamo for someone wearing orange. For someone na naka-Shopee colors, ha? Sorry. But, okay, yeah, ano, nakaka-touch yung pagiging silent ng character ni Romnick. Pero nung nag-aantay ako ng, wait, pagtanggol mo yung anak mo, magsalita ka, girl. Iniintay ko sa character niya. Ako rin. Kasi gigil-gigil ako kay Agot eh. Ako rin eh, sobra. Actually, pero, go. May feeling ako na ano, ina-assess lang muna ni Romnick. Feeling lahat. Ko lang yun. Oo, parang siya rin take into consideration niya rin muna lahat. Parang siya yung ganong sense, siya yung sensible dun sa ano eh, sa situation eh. Pag-o so, sa lahat ng characters, in fairness kasi medyo ang ganda rin ng mga ano yung parang salaysay kumbaga ni na ano ni na brother ni teacher saka ni coach dun sa umpisa. Different opinions. Tapos basta yung setup na parang iba-iba yung sinasabi tapos iba-iba yung pinanggagalingan. Tapos nung kinakausap yung parents ganun din parang may different sides ka. Kumbaga sa akin yung mga characters may different levels, parang ganun, yung dun sa paniniwala nila, and dun sa character nila, na hindi ko nakita kay Agot. Mm-hmm. Yung character ni Agot, parang one note na overachiever. Image is everything. Very perfectionist nanay. Oo. Naghihintay ako ng, pwede naman siya maging ganun, naghihintay lang ako ng iba pang levels sa character niya. I don't think kakailangan ng ibang level ng pagiging monster mom niya kasi mawawalan ng ano walang tagasira ng world nung dalawang characters mo kung
siya yung parang ano dito eh. Antagonist. Antagonist. Pero yun kasi like yung pagsabi, yung habang in-discuss sila yung appropriate punishment, parang lalo sinasabi na malito pero may karagdagang bagay na talaga yung ewan ko, basta parang yun nga, medyo disappointed ako sa pagka one-sided, pero gets ko nga na siya ang sinet up na magiging kalaban, ay kalaban, sorry, kontra bida at bilang isang episode na lang siya. Daimos. At bilang matatapos na siya later, at, ay, kala ko nawala si Kevin. Tinawag na siya. Nawala nga siya. Shopee Payday. Huy, kailangan natin mag-commercial. Basta, ayun, sobrang finale na mamaya. So, oh my God. Sana maganda. Oh, kinonfirm ni Derek Dali. Kinonfirm ni Derek Dali. Oo, sabi ko sa'yo eh. 6 episodes lang yun. Na this is it. Oo. Na this is it. Wait, ano ba yung tanong ko? May tanong ko. Ah, hindi. Dito napapasok din talaga yung ano, no? So, sa headline mo, di ba? Na hindi na, ano, hindi lang enough ang love. Dito talaga papasok yung love or career. In our setup. Ganyan. Pero alam mo, at that point in your life, I don't think you're supposed to make that big of a decision. I mean, magka-college ka pa lang. So much can happen in college. No. Medyo mahirap na. Oo. Mahirap kasi, na. Kasi maraming nagbe-break na high school sweethearts upon reaching college. Medyo mahirap na. But kasi I mean like, priorities kasi iba. Like for example, si ano kasi si Dominic priority niya is maging valedictorian at yun yung ini-expect sa kanya ng tao hindi ng mga tao sa paligid niya, sinabihan na siya, di ba? Oo, sinabihan na hindi siya. Na nga, you're on the road to becoming a valedictorian, wag ka lang magka-scandal. Sino nagsabi na? Si Brother Expulsion. Ayun, si Oiko. Mr. Oiko pala, hindi pala siya brother. Mr. Oiko, ayun. So parang doon pa lang, parang alam mo, tsaka ramdam mo kay Dominic na parang shucks, okay. Ito na yun. Kailangan kong isipin sarili ko now. Kasi ang dami na nangyayari. Naramdam mo all throughout the episode. Although sobrang cute ni Gio, by the way. Cute ni Gio. Lalo nun sa library. Nila sa library sa. Oh my God. Thank you daw, baby. Thank you daw. Sobrang cute niya doon. Yung nag-usap sila sa library. Tapos, sobrang hinangaan ko yung character niya as a friend and as student council president. Student council president. Sabi ko nga, ha? Wow, ang lakas ng student council nila ng high school. Actually, oo. Ang tapo. Kung sa amin yun eh, o yun ngayon, papasok ka, hindi pwede, nag-uusap kami dito. Alis, gagawin. Diba? Hindi siya ako sa amin, yung mga projects, mga pinaglalaban ng high school, ano, go, grow, glow, ganyan. Nutrition. Best classroom. Nutrition classroom. English week. Best bulletin board. Yan, ganyan. Best bulletin board. Tapos, oh, ito po yung fundraiser natin for the grad ball, for the prom. Ganyan, JS prom. Di ba makukolekta sa bawat classroom? Ganyan. Okay, yung mga newspaper drive. Newspaper drive! Ayun. So, I think, oh my gosh, I don't know. Ang ganda ng penultimate episode. For a penultimate. Ang ganda. Oo. To be fair. Oo. Solve na solve ako sa acting nila. Actually, ito na nga, so may mga nakausap ako na sabi nila na parang hindi daw napantayan ni Luke yung acting ni Dominic. Sabi ko, parang hindi. Kasi, parang tama lang yung acting niya doon. Kasi yun siya eh. Ganun mo siya sinet up. Character niya yun eh. Character niya yun. Kasi parang wala daw masyado emotion. Parang wait, hindi eh. Kasi accepted siya ng mom niya. Okay. Sila ng mom niya. Tanggap yung, niya kung ano yung... Exactly. Although, nagantay ako dun sa pagka-walk out ni Dominic, nagantay ako magpatulo ng luha si actually, Luke. That would, magiging mas powerful. Pero mas as powerful. Is naman, okay na rin. Kasi nga, feel ko na kay Dominic din talaga lahat ng pressure and everything. Kaya ganun na lang din yung acting na binigay niya. And parang feeling ko kasi si Luke yung
character niya doon is, okay, I'm confused. Mas ganun. Mm-hmm. Okay, wait. Akala ko ba mahal natin isa't isa? I'm confused. What's happening? Parang ganun. So, hindi niya kailangan sure, na... And for sure, he's ano... Hindi, sorry, medyo delayed na naman ata ako. And ang sinasabi ko, like, for sure, he's going to be confused, like, his character. Kasi nga, he has a support system, yung mom niya. Tapos, di ba, yung friends niya and coach niya are starting to catch up with ano exactly. talaga yung situation. Di ba, kahit medyo nag-ano sila, kahit medyo nag-away na naman sila this episode ng friends niya, pero meron yung papasahan kita ng bola moment. So nainis parang, ako dun. Sorry, kasi ano na si, parang ano na si, yung character ni Victor. Na ano na siya, na. Oo eh. Oo. Parang ano ba talaga? Saan ba bato ka? Sobrang ano, flip-flop, ano? Ganyan. Oo. Oo. Yun. Pero I mean, he's getting enough support. Eh. That's why he's supposed to be confused. Na parang hindi niya alam kung ano mararamdaman niya. Kasi sa kanya, okay pa naman eh. Mm-hmm. I mean, hindi smooth sailing, syempre. Pero parang it's, he has it easier than Dominic. Basically. And feel ko kaya lang din naman mabigat kay Dominic dahil nga sa nanay niya. Diba nung pumasok siya after nung grad ball na pinagsasabihan siya ng bakla-bakla tapos nagtago siya sa library and then sinabi niya kay Gio na parang at that time sobrang apektado na siya. Kasi nga may bearing na alam na nung nanay and like hindi kumbaga hindi rin approve si ano si Mommy Dearest. Kaya ayun. Nahirap ayun. Totoo, grabe. Ang daming kailangan i-unpack sa episode na to. Feeling ko the entire series din pagtapos. Like, ang dami nating masasabi. Ring and so, load. Basta ko kasama si Nadirect Hello. Of course. Si Manon, Luke, at Dominic. Saka si Gino. Sama. Sama si Gino. Sama ulit lahat. Gino, saka si ano, Timmy, saka si ano. Para masayang unloading na naman ito. Ayun. But sige, punta muna tayo sa next show naman natin. Yung Don't Say No Episode 7 na yung mommy ni Leo at Leon, pilya pero hindi problematic. Mommy, hindi na siya basta pilya. Proud, proud po kita. Proud po kita si Mugi. Oh, kasi before siya ikasal kay Puji, proud po kita siya. Oo. Sabi niya marami daw siya kinakausap. Oo, oh, kabog. Kabog ng nanay mo. Kaya niya mahal na mahal si Fiat eh. Oo, oh, dahil nakita niya yung sarili niya kay Fiat. Oo, oh, parang mami, okay lang ba sa'yo na maging kami ni ano ni Leo kahit na alam niyong yung nakaraan ko, karatera. Like marami akong ano, oo, pukita din siya, gano'n. Tapos sabi ni Ma, okay lang yun, alam mo ba, bago kami ikasal nung nung asawa ko, pukita din ako. Oo. Sobrang cute. Tapos nagpansi na, ha, ha, ha. Sobrang cute. Very cute. Mare, alam mo ba, ako din. Ay, alam mo, VP, sa lahat na pwede mong i-skip this week, bakit Don't Say No? Oh my bakit God. Don't Say No? Napasang highlights. Anda, oh. Ang ganda. Ang ganda. Sobrang. Alam mo, hindi, ito nga yung, ito yung series na hindi ko talaga na-imagine na okay, nagugustuhan ko siya. Tsaka hindi ko namamalayan na ha, episode, part 3 na pala ako. Yung gano'n. Ay, ako sorry. Naka-times two pa rin ako. Pero ganda, ganda ako. Mabagal lang, nababagalan lang din talaga. Mami, ito yung mga highlights ko ha. Tulog sa couch together. Naka-normal yun sa akin. Non, by the way, ang sweet nun. Ano pa? Flashback ng palitan ng necklace. Yun pala yun. Oo, alam mo, yun pala din. Yun. Hindi ko rin namalayan yun. Okay. Wait, ang ganda nung sa couch siya kasi nga after mag-bonding ni na mommy and ni, ano, ni Fiat sa kanilang kapokpokan, dapat matutulog sila together sa isang kwarto. Eh, parang hindi rin siya maka... Tapos si, ano, si Leon saka si Leon yung matutulog sa kabilang kwarto. Eh, medyo hindi naka, ano, hindi makatulog si, ano, si Fiat. Di bumaba siya. Oo. Tapos si Leo, si, ano, rin, si Leo din. So, for some reason, bumaba din siya. Tapos yun, doon yung nakita si Fiat. Tapos parang, oh, may tender moment sila doon na tinatanong ni Leo, oh, kamusta kayo ni, ano, ni mommy? Tapos sinabi niya, like, yun, approve nga si mommy sa kanila being together. Tapos yun, nag-snuggle up sila doon sa couch. Tapos katulog sila. Tapos dumungaw si mommy. Tapos parang may, ano, seal of approval. Hindi, ang gusto ko dito, aside from that, no, nung sinasabi ni Leon, na,
akala mo ba hindi pa alam ng nanay natin kung sino ka, sino ako? Oo. Even bago mo ma-realize, kung ano yung gusto mo, alam na ng nanay natin. Oo, na ano, gusto mo si ano, si Fia. Ano series yun? Yung nagsasabi na ano, na parang mother knows best. Ano pa bang series yun? Ah, yung si Cha. Ganun eh. Ayun. Love you, writer. Tama. Oo. Sinabi din yun sa ano. Ago. Ago. Hindi, sinabi din yun sa Tonhon Chonlati, di ba? Yung nanay ni... Ah, tama. Oo, yung nanay ni Tonhon. O, di ba? Meron tayong... Ago. Speaking of Leon, grabe yung kilig ko sa kanila ni Popan. My God. Ako na yun. Oo. Diyos ko, yun sa date. Na sinetap ni Pukita, mommy. Di ba? Hindi, si mommy kasi para may plano gumawa ng factory ng BL ano eh, boys. Oo, okay lang. Sinimulan niya sa... Parang the voice eh. I want him. Oo. Bago yung sobrang gusto ko yung conversation ni ano ni mommy sa kani ano ni Pob about the orphanage, kasi parang yes. Funny supposedly gusto niyang gawin with ano with Leon, tapos nag-refuse. Ang galing noon doon. Akala ko nga magiging bitch si mommy eh. Noon parang akala ko nga, oo, akala ko parang very, ano, very classic teleserye. Ano, teleserye. You are never enough for my nanay. Oo, na parang talagang, ito balakin for you para hindi maganda yung ending. Pero no, sobrang ang ganda noon. Blackmail yung parang ginawa niya eh. Medyo, di ba? Parang medyo blackmail. Kaso hindi mo gagawin yung sinasabi ko? Paano kung hindi ko gawin ko yung ano yung papagawa mo? Parang ganun eh. Pero in a very nice way. Oo. Sabi ni Bob, ano, hindi nabibili ang, well, kailangan niya ng pera. Balik, hindi nabibili ang kanyang dangal at ano. Oo. Eh, medyo, kahit na, kaya, di ba? Sabi niya, kahit na po. Kahit hindi na ko po gagawin. Oo. And gusto niyo ba yung eksena na ano, yung nakawa ng halik gamit ang stock toys, nilagay sa nota, mami. Hindi ko napansin. Ano? Hindi kasi una, ano. Oo, parang. Una, ni stock toy, hawak-hawak ni Leo yun yung ni Annie, pangalan nun? Si Aaron ba yun? Si Aaron yun. Okay. So ayun, parang may stuff toy, hawak-hawak ni ano, hawak-hawak ni Leon. Tapos yung kamay ilalagay niya sa bibig ni ano, ni Popan. Oh, ninanakawan ka ng halik, keme-keme, ginaganong-ganon niya. Tapos biglang kinuha ni ang kuya mo. Hinalikan niya yung stuff toy sa lips. Tapos hinalik niya dun sa lips ni ano, ni Leon. Tapos di na eme-eme usap. Tapos nilagay niya bigla yung stuffed toy doon sa may ano, sa may pantalon ni Kuya. Parang, ay, hirap bigla din yung labi ng stuffed toy. Let's walk out. Oo. In fairness, at least nag-develop na yung ano nila, yung relationship nila. Kasi nag-ano na rin sila dito. Charot. Halikan sila. Dun sa date. Oo, mas kinilig ako dun sa ano, dun sa hinaltid niya pa-uwi si Popan. Ewan ko weird, pero sobrang dun. Subtle. No, ang cute nila dun, oo. Yung nag-goodnight din si Popan, pasigaw, as in, spur of the moment, uy, goodnight! Gumanon siya nung paalis na. Oh my God! Kinilig ako. Kamukha si Paolo Avellino, by the way. Nagipasok na si Paolo Avellino kay Popan. Masa ang hot ni Lee. Talaga? Naka-boxers lang siya. Oo. Sa episode na to. Si ang dami magaganda nga this episode. Tapos yung ano pa, yung medyo nagtampurorot si ano, si Fiat. Si Fiat. Oo, tapos parang pinek ni ano, pinek-pek. Pinek ni ano, ni Leo, si ano, smack-smack lang. Kasi nasa school na sila, school grounds. O diba? Hindi ko alam kung ano meron sa handbook doon sa Thailand, but yun, di nag-pek. Tapos sabi ni Fiat, parang tingin mo, okay na yung ano, yung pek na yun, para mawala yung ano, yung tampo ko. Tampo ko. Tapos, so hinila dun sa ano, sa sulok. Padero, pinadero. Oo, pinadero. Tapos, mumulan dun sa ano, sa may dilaw na tingin. Gilid. Tapos, ay! Tapos, namita sila ng babae. Merly. Oo.
Yun ata yung babae nung second episode. First episode. Nagwarla. Na inaway si Fiat about kay Leo. Tapos may moment na parang inanuhan ni Fiat si Ate Girl after nung scene na yon, na parang dream on. Yun, in your dream on. Oo, parang ganun. Dream on. Dream on or parang in your dreams. Oo. Chesa. Nakakatawa pa nga yun, yung momol na yun, na sabi, wag na natin ituloy kasi mataturn on ako. Sabi ni Fiat! Sobrang funny ni Kuya. Ang kulit. Sobrang kulit. Although gusto ko pala kung bakit nagtampo si ano ha. Gusto ko yung moment na yun na kasi diba galit nga si Fiat. I don't know why. Pero galit yung si Fiat sa stepmom niya. Oo. Na mabait. Mabait sa kanya. Na lagi she's trying. Tinatanong. She's trying to reach out. Tapos ngayon nag-adjust na siya. Kasi sinabihan siya ng nanay ni Leo. Na, hindi. Batiin mo yan si girl. Tapos yung anak pa niya, yung step, step-sister, napaka-bratinela pa. Oo, parang ano yun? But, hindi ka matulog. Alas 8 pa lang, aga pa. Ganun. Oo, tapos parang sabi niya, saan ka mapupunta? Butt out. Wala kang pake. Baka brutinela. Ako si Fia. Sarap sa panya ng batang yun. Ano ba yan? Ang ganda ng episode. I love it. Hindi ko in-expire. Cliffhanger. Isa pang mommy. Isa pang Muji, ano papasok. Oo. Muji ni. Is she a Pokita? Yeah. Well, no, next week. Well, no, next week. Uh-oh. Ano yun, BP? Hindi, I mean, kailangan ko na talaga mag-catch up kasi siya talaga yung pang Sunday ko eh. Tapos tinatamad ako. 2 weeks ko na siyang hindi napapanood on time. So, tapos ang pinapanood mo yung pangit. Charot. Actually, napunta na tayo doon sa na, ay, Diyos ko. No, problema ako dito. Para ko siyang, ano, Kevin. Hindi mo siya pangit. It was like, you expected so much of it, but then again, it didn't meet your expectations. Disappoint ka. Oh. Kasi na rin naman yung setup eh. Alin to? Teka, ano ba ang suto? Kasi itap tayo. Ito na nga, Pitch of Time muna tayo, episode 5 and 6. Alam mo yung feeling ko na parang anak ko siyang napariwara. Ganon. Na, ano nangyayari? Galing. Para sa akin, walang nangyari. Ganon. Gigil ako. Wala. Wala. Ako parang, na ano lang, na parang at least na wala sa check, na check nila, na confirm nila na hindi si mommy yung source ng deep sorrow ni ano. Mm-mm. Ni Mario. Ni Yun-O. Ni Yun-O. Ni Yun-O. Ni Yun-O. Si Mario. Hindi ko magets. Ago, anong di mo magets? Yung in 26 days, kailangan na niya malaman, di ba, yung deep sorrow ni kuya mong ano. Pero doon sa process na yun, naisipan pa nila magtayo ng cafe ng ganun-ganun na lang. Kasi baka nga yun yung ano niya. Trial and error nila dito. Ang bilis. Ang bilis. May 26 days kang hinahabol, di ba? In fairness naman kasi yung cafe, yung cafe naman kasi, cafeteria na siya talaga. Nung hotel. Ay, yung resort. But still, trial and error sila doon. Tapos eto lang, nakakainis kasi sobrang loose pa rin talaga nung ano nung rules nila sa pagiging ni na ano kasi dun sa episode 5 di ba na naginip si ano si mommy na yakap siya ni ano ni Yun-O ganyan tapos si Yun-O nagreklamo parang nagdrama siya sometime after sabi niya ay, hindi ko mayayakap ang nanay ko. Eh, nagagawa, kakagawa mo lang sa panaginip eh. Yun na rin naman yun. At least nagagawa mo pa rin, di ba? Tapos, nung bukas na yung cafe, nagtitimpla siya ng kape, di ba? Like, nag-ano siya ng, ano, tapos, nag-alit siya kay, ano, kay Peach. Sinabi niya, alam mo, dream ko nga ang, ano, magtimpla ng kape at mag-serve sa mga tao. Ngayon, hindi ko na magagawa. Parang, girl, kakatimpla mo lang ng kape, oh. Ito pa, meron pa nga yan, yung ano, yung kunwaring nabilaukan si Mario. Sabi ko,
Tapos kukuha ng tubig, papakuha ng tubig kay Peach. Parang, ha? Huh? Iinom siya ng tubig? Mami, meron ba? Yung ano? Ano? Diba, uminom nga na. Yung bracelet! Yung bracelet! Ano yun? Dapat may dumulutang na bracelet kung saan. Oo. Hindi, pero parang, nagigets ko. Nagigets ko naman ano. Yung gitara! Akala ko ano una, hindi siya naririnig ni Mami. Eh, apparently narinig pala. Oo. Sobrang loose. So, sobrang loose end. Ano? Ano siya? Phantom guitar, ganyan. Pero parang, okay, gets ko. So, nagtatranscend siya. Parang wala na akong pake doon sa ano. Pero itong episode 7-6 naman, parang puro bits and pieces of the story na ano na, itali na natin, nakangalahati na tayo. Na, di ba, yung sa nanay, yung investigation, yung malpractice niya 5 years ago, dami yung kay Mari. Ang dami ko pinapasok din. Oo. Diba? Tapos biglang ngayon meron ng assistant barista sa cafe na may kalaban sila coffee shop na funny ni Jungkook ng BTS. So I like Nuna. Alam mo, tawa-tawa lang ako kasi parang okay ang standard niya ay si Jungkook. Tapos biglang si Peach yung ano, ay si Ate na in love kagad. Parang ang bilis mo, ang bilis mo tumalon. Hindi, cute naman siya, pero parang ang bilis mo naman tumalon, Ate. Kakarinis mo lang. By the way, ang tanga-tanga ni Peach, sinabihan siya ni Mami, oh, itong ano, rice cake, ibigay mo sa ano, sa salon, sa ano, sa ganyan, sa kung ano-anong mga establishments na hindi cafe. Kaninyo binigay yung ano, rice cake sa Kalabang Cafe. Oh, may bago nga pala kami cafe. Kahit na, ba't mo dun bibigay? Parking is territory. Actually, yun nga yung sabi nung may-ari, di ba? Pero ito ah. Tapos pinirata pa yung ano. Nag-kiss kasi sila sa episode na to, di ba? Magic na nakapag-kiss sila. Pero yung kiss nila, walang magic. Ay, just saying. Wait, yun na yung pangalawang kiss nila, di ba? Kasi nag-kiss din sila nung nag-concert si ano. Ay, tulog ako nun, hindi ko napansin. Sorry. Tama. Kasi medyo wala nga silang chemists. Nakukulangan ako sa chemistry nila, pero not as much as the next show na pag-uusapan natin. But, sobrang nagwagwapuhan ako kay Yun all this episode. Sobrang gwapo ni Yun. Sobrang cute niya. Kahit na hindi raw bagay yung boses para sa kanya, sabi ni VP. Hindi nga, sobrang baba. Pero parang... Kasi iniisip pa kayo yung boses ni Lapat. Hindi. Kasi ang cute-cute niya, para siyang ano, masarap ibulsa, gano'n. So, dapat niya Doraemon yung boses niya. Gets ko siya sabi ni VP. Parang dapat mas matinis lang ng konti. Dahil nga yung konte. I think your facial features niya very pang ano baby boy. Ganun. Kumukha niya talaga si Gu Junpyo. Si ano, ang pangalan nito? Si Lee Min Ho? Si Lee Min Ho. Nakikita ko sa kanya si Lee Min Ho pero meron lang siyang linya dito. Oo nga, parang scar, no? May scar siya dito. Mm-hmm. Pero kumukha niya si Lee Min Ho. Kaya gwapong-gwapo ako sa kanya. Tapos, ano, dadagdag ko lang, feeling ko kaya din wala ngang chemistry yung kiss nila itong dalawang episode na to. Kasi they spent 2 episodes na parang either magkahiwalay o magkagalit sa isa't isa. Diba? Parang, ano na, tapos biglang magkikiss, parang walang roller coaster. Sobrang... Nagtaka na nga ako dun sa, ano, sa rules na sinasetup nga nila nung bago pa yung bracelet. Kasi nga, bakit pa iba-iba ng outfit si ano? Paano siya nakakapagpalit ng wardrobe? Si si Yun, saan ang kagaling yun? Di dapat lumulutang-lutang din. Tapos sabay bigla nilabas yung bracelet. So parang yung the whole scene na sinasabit yung bracelet, isip ko, lulusot ba yun dapat? Or pag nasuot niya, mawawala ba yun? Nabuhat ngayon? Niya yung ano, nabuhat niya, di ba? From Carl. Ano kapag gitara nga, di ba? Na narinig pa ni Mami. Gets ko pa yung gitara kasi di ba may mga multong nagpaparamdam through music. Pero... Oo. Tapos, yun pa pala yung reason ng bracelet, di ba? Kasi parang kaya nilabas yun kasi para nalaman ni Yun o na aalis na si Peach. Kasi magpo-volunteer work na siya ulit. Tapos parang, ayun, bagong ano na naman to, bagong dilemma na naman in the story. Tapos yung preview mo na next episode na yung bagong barista na assistant ay siya pala possibly yung... siya yung kay Mario. Mario, hindi. Diba? Mario si pero ano. Dapat hindi. Pero yun nga, yung kapangalan kasi, pero feeling ko yung nanay.
nung babae. Nanay, kasi oh, oh, kasi ang tanda eh. Kaya nga yun, oh, exactly. Tapos yun nga yung isip ko, kasi nga ang labo-labo nila dun sa kailangan 30 days ano na nahanap na. Feel ko talaga nung pinapanood ko episodes 5 and 6, malevolent spirit na si Mario. Kasi una sa lahat, bakit ganyan ka makialam kina ano? Ginugulo niya eh, no? Oo, ginugulo niya kaya. Parang kaya nag-aawa yung dalawa eh, kasi ginugulo niya yung dalawa. So parang napapakapilya din siya. Magiging evil spirit na siya sa susunod na mga episode. Oo, di ba? Kasi magiging red na yung eyes niya. Yung tsaka may ano, eyeliner na yata siya. Oo. Pero yung suit niya, ganun pa rin. Ganun pa rin yung fit. Oo. But ayun, anyways, konti na lang, tinan natin. Sana, I hope. Sana mabalik siya sa ano, tamang landas. Charot. Isa pa to, yung isa pa tong napalimutan. Oh, isa pa to. Ba't itong mga anak ko ganito? Yung Bite Me episode 3 na ano si Chef Diyos ko, Pakalande. Diyos ko, ang daming lingering shots. Pwede naman i-condense. Mami, ang iniintay ko dito, pumasok si Judy Ann Santos para sabihin, walang nangyayari. Oh, so hindi ko alam akong baka dahil bagano sa Thailand, pero yung ano niya, yung the way na nagda-dialogue sila, sobrang tatapusin ko yung linya ko, pause, tapos magsasalita yung isa, tapos pause uli. Di parang high school acting. Hindi, ano na, theater, na parang ang dami niya lang dramatic poses, pero dito poses. Sumukdulan sa dami. Hindi called for kasi, oo, parang hindi kasi kailangan, oo. Parang para saan to? Parang indie. Parang indie para yung saan? Atake. May mga independent films, diba? Ang daming mong mga establishing shots, pag-iisip. Ang daming mong ano. Diba ganun sila issue? Kasi mahaba yung mga sequences. Parang ganun yung naging atake dito. Pero kasi mami, yung ano talaga, yung opening pa lang nila, 10 minutes? Oo, B, sobra. Tagang nagtinginan lang sila? Oo, naulit. Oo, kalahati na naulit from last time. Pero parang, ala, okay, so, shot ni kuyang isa, shot ni chef, shot ni kuya, shot ni chef, tapos meron siyang konting line lang, shot ulit. Parang, hindi ako sure. Silent movie ba siya? Nag-a-attempt ata sila magpaka-insight. Tapos nakakainis. Naiinis ako sa paglalanding ni chef kasi hindi lang nare-reciprocate ni Ike. Nakakatawa sa unang landi, yung my hands are full. Oh, my hands are full. Tapos mukhang mas... Kung ako yun... Papatawin ko ng tinitor yun. Oo. Hindi lang kita boss eh, no? Hindi lang kita boss eh. Oo. Eh di yun nga yung mas malala. Eh, boss mo siya. Tapos para ba't mo ko nilalande? Boss kita, di ba? Hindi, syempre, yung mga ganun, kung gusto mo yung naglalandi sa'yo, somehow. Ewan ko, basta parang hindi rin obvious sa akin na hindi ko alam kung saan point magkakagusto si A kay Chef. Or parang ano ba or kung ano yung magugustuhan niya tapos, sa tao. Diba since nga, baka nga ganyan yung purpose guys, kaya maraming lingering shots on their faces kasi pinapakita na si Ik, hindi niya alam yung nangyayari. Nakagal lang siya. Ano ba ginagawa nito? What's up? Wala ko nalagay sa notes ko, nakalagay lang dito, are the rats around here? Parang gusto ko sumagot doon, only Borats. Wala kasi hindi ko lang nag-gets yung eksena nung ano nung desert chef sa kan yung binibuild up na side couple. Okay, research ganon. Yun pa eh di ano tawag dito. Di pinapunta niya doon diba, si Ike. Tapos, pumunta din siya. So, ano ba guys? I'm so confused. I think of it. Tawang-tawa ako. Tapos hindi pinapunta niya doon, diba? O Ike, magtrabaho ka na doon. Ha? Wait. Ano ba? Pinapasabi ka ba? Hindi ko ano. Hindi ko alam. Kung paa, hindi ko. Sobrang wala akong... Parang wala ako na pick up sa episode na to. Wala rin ako. I mean, gustong-gusto ko siya, lalo na yung first episodes, episode 1 and 2. Gusto ko siya. Pero gusto ko yung parang sabang.
Pag gusto ko yung sabaw, eh, gusto ko na naman yung mga pagkain. Like, yung sabaw nga, na, na ginawa ni Ik. Tapos, yun lang. Parang tapos, yun lang. Tapos si chef na ano, si chef na baker, yun lang din yung ginagawa niya. Uy, meron naman siya. Pinakita dun sa ano, huling episode. Okay, ito pa, hindi dumating yung kaibigan. Ito yung kaibigan, di ba? Are you hungry? Yes. Ang binigay, yun pa din. Eh, ready na eh. Nandun na eh. Ay, ba alam. Ay, ba alam. Sobrang dami talaga lingering shots. Ang bagal. Ikaw na ano nagyari sa kanya. Dapat ito times 2 ko na rin siya. Oo. Ano pa nga ba nangyari aside from that? Ang dami yung nila friends usap. Niya, yung friends niya nag, ano, nagtampo ng something, nagbabasa. Ano bang course nila? Kasi yung binigay na ni Egg, yung forensic. Forensic, ba? Ano, man, basta something forensic. Ito pa mga friends. Ito nagtuturo yung teacher. Hindi ko maintindihan ano yung sinasabi. Well, hindi ko rin na maintindihan yung subs. Nagulo na rin siguro yung nagsasas. I don't care. Wala. Whatever. Lagay ko na ako ng words yung mga naintindihan. Dapat ano na lang. Teacher teaching. Gano'n. Tapos, yung pagkakasabi hindi na, doesn't make sense. Na ano talaga tapos, ako. Pero feeling okay, ko yung ano, feeling ko naman yung medyo notable lang sa episode na to ay yung oh, di ba tinext niya yung nanay niya na miss na niya? Tapos, I miss you to anak moment na ano. So, parang feeling ko at one okay, point. Okay, may one scene na tayong maganda. Okay, next. Oo. Hindi, tapos it will lead to something kasi feeling ko dadalin niya eventually si Uwa sa ano probinsya. Papakilala kay mommy. Para matuto, para yun yung gagamitin niya para manalo dun sa pro chef. Para, exactly. Yun, may ganun. Tapos, meron naman sa kabila, si Uwa naman, niyaya niya si X sa gallery opening ng nanay niya. So, baka may nanayan moments next week. Hindi, pero ano yun lang. Meron pang, siya yung pipiliting sumali sa pro. Oo, si X yung pipiliting sumali. So, parang yung story niya papunta ng My Day. Charot. Ba't ganun ba sa My Day? Kasi may bake-bake din dun sa kalutuan sa kanang sa restaurant. Oy, at least. Okay. Di ba yung mga scenes nila dun? Hot. Mm. It's hot. Okay. Eh, dito si Ek, nag-wonder ba yun sa siguro? Lutang na lutang eh. Lost na lost siya eh. Oo, lost na lost siya. Hindi rin niya alam. Ang gapo ni Ik. Ay, sa akin ako, gapo pa rin si Chef for me. Kahit wala. Gapo pa rin ako, Chef. But, gumagawa po si Ik sa paningin ko, so. Tama naman, actually. Lalo na kapag naka, ano siya, yung pang chef na outfit. Outfit? Pag naka-lineman. Ano, actually, silang lahat. Pag naka-lineman. Uy, walang ano. Uy, yung mga driver ng lineman, sila pa rin yung nagsaservice dun sa ano sa restaurant. Matt Evans, come through. Oh, si Matt Evans! ang cute, no? Siya yung video. Ang cute niya, oo. At walang endorsements this episode. Oh, yun. It's a one thing. Ang magandang nangyari. Lineman. Wala. Lineman. Eh, forever incorporated na sa story yun. Oo, pero may lines ba sila about line... Man. Meron. 'Di ba sabi nung ano, nung pinapauwi na niya yung mga kaibigan niya, umorder ka na lang sa lineman. Oh. Ah. Pero walang outright na ano, dito sa lineman, pwede tayo mag-uwi ng schedule. From last episode, walang ganon. Yun naman ang ibig kong sabihin. Oo, buti na lang, walang ganon. Ayan, pero sige, yung mula sa mga ano, mga nag-succeed natin na anak sa mga napariwarang arak. Punta naman arak. Tayo sa ano, anak, sorry. Punta tayo sa baklitang iba. Sarinig mo pala. Oh. Ayan, Shipper A, Shipper Kevin. Para sa baklitang iba, what did you eat yesterday, episode 3 and 4? Twister fries. Meron ng twister fries, yes. Kinforce. New teaser kasunod ng May Pawaput. May Pawaput? Doon sa isa. Last week. Last week. Safe House na very PBB na walang Tony. Pinapanood mo ba?
Kung ano lang inaikita sa ano. Sa go, go, go. Oo. And the yearbook, next week na lang yung update na sa the yearbook. Hindi ko rin. Hindi ko rin. Walang time. Mm-hmm. At lastly, ilayag mo yan. So, suggest to us kung ano ang gusto nyong ilayag namin this week na hindi kami matatawa. Oo. Oh, hindi kami parang Judy Anna. Walang na. Pero sige, so dun muna tayo sa may posibleng may nangyari. What did you eat yesterday, Chef? Uy, meron talaga nangyari. Oo, na hindi ko alam ba. Fair, hindi, wait, tinatanong kita, ano kinain mo? Oh. Ah, ano kinain ko? Ano, pizza. Ay, today pala yesterday. Yun. Yesterday, adobo. Saka, ay, adobo. Yun lang. Saka kanin. Okay. Sa protein. Oo. Anyway, sorry ah. Oo. Ito, totoo may nangyari. So, what did you eat yesterday na ewan ko ba sa'yo, VP, kung bakit hindi ka nanonood ng mga magagandang shows this week? Ang ganda kasi, nung ano. Oh, sige nga. Hindi, I'll go. Explain. Kasi, walang manonood ng mga pangit. Kapag... Pinanood din kaya namin. Ay, in-expect ko unahin nyo syempre yung ano. So like last sa listahan yung mga hindi na masyadong lumalaban. Ganyan. Okay, anyway, thank you for your service. Thank you for your service, Shipper VP. Panonood ng pangit. Itong ano, episodes 3 and 4 ng ano, ng What Did You Eat Yesterday? Naiinis. Sobrang love, may love-hate relationship ako dito sa show na to. Kasi, ang gaganda nga ng scenes. Mm-mm. Pero wala pa rin skinship talaga between the couple. No, walang skinship between the main couple. Tapos may kita mo na lang itong ano, itong yung lawyer. Kaya namang hawakan yung kliyente niyang babae. Kaya namang yahap-yahapin yung nanay niya. Tapos parang sobrang nagkakaroon lang sa akin ng ano, parang disconnect. So parang ang dating tuloy sa akin, hindi genuine yung relationship niya with his boyfriend kahit na sobrang ganda ng nagagawa nila together as a couple. Basta yung isang episode kasi, ano, parang hindi kumakain sila. Tapos tumawag yung nanay. Yung nanay pala, since nung una, push sa anak niyang ano, mag-out, diba? Pero, nung sa episode na to, sabi, parang may hesitations pa rin yung nanay niya sa pagiging bakla ng anak niya. Okay. Which is parang understandable kasi nga matanda naman. But like, obvious, pinapakita naman na she's trying. So yun, so nagdi-dinner sila tapos tumawag yung nanay sa ano, kay nanay ni Shiro sa kanya. Tapos sabay sinabihan siya na yung tatay niya kailangan operahan kasi may cancer. Okay. Ganon ka-intense yung scene. Tapos, okay. Di ba kung boyfriend mo, yun na sasabihin sa'yo, hindi mo ba siya i-comfort? Oo, di mo ba siya in a way, wala. Andun lang siya sa nakaupo sa dining table. Tapos parang... Hindi kaya set up siya that way. Ewan ko, kasi kinukwento nyo nga siya ever since episode 1. Baka talagang... Hindi, ang purpose niya is hindi to show that touch. Gets ko kung hindi mo love. Eh, hindi, at least sa Cherry Magic, nagyayakapan sila eh. Nagahawakan din ang kamay eh. Ito, wala talaga. Wala physical contact. Yun na nga. Eh, di ba, kahit nasabihin mo naman na hindi physical touch ang main, ano mo, love language mo. Hindi mo nabi sabihin noon, zero na zero siya, di ba? Kasi gano'n na gano'n yung labas sa akin. Pero parang the show never fails naman to ano induce kilig or ipakita na sweet sa isa't isa. Basta ang pinaka nagustuhan ko moment doon yung magkahiwalay sila na scenes tapos nagko-confide si Kenji yung parlorista doon sa kapwa parlorista niya. Tapos parang sinasabi niya na napaka-mundane nung ano nung buhay mag-asawa, napaka-boring ng usapan nila tapos tapos ano, di flashback si Kenji na parang gano'n na gano'n yung nangyayari sa kanila ni ano ni Shiro na magpapakwento si Kenji tapos ang sagot ni Shiro parang okay lang,
buti naman. Mga ganun klaseng ano. Oh, replies. Yeah. Tapos, ano, lipat naman kay, ano, kay Shiro. Kasi, ano, tungkol nga doon sa family na parang kailangan naman niya ng ano, kailangan niya ng mapagsasabi. Kailangan niya support system, parang ganun. So, yung ending nun, parang sinabihan niya si, ano, si Kenji na parang, ano, okay lang ba, one of these days, can we, ano, parang can we talk para lang pakinggan mo ko, parang ganun. So parang na-touch si Kenji kasi parang akala niya mundane na sila sabay. May ganong eme si ano, si Shiro. Hindi ko na, oo eh, basta kailangan niya panoorin kasi ang sweet kasi nakakaiyak yung scene. Doon ako na-frustrate eh. Kasi naiiyak ako. Kasi nga, oo, naiiyak kasi maganda yung scene. Pero yun nga, the fact that they're not holding each other, sobrang... Kulang. Naka-disorient. Naka-disorient lang. Okay. Oo. For me. Tapos, yung ano, yung sumunod na episode naman, parang pinakilala niya sa nanay. Hindi naman niya pinakilala, pero sinabi lang niya yung pangalan ng boyfriend niya sa nanay niya. Parang it was set up na parang it was a big thing for Shiro to do. Kasi parang may regalong, so, ano, kasi nasa hospital nga si, ano, si mother, kasi nga, ano, operahan si daddy. Tapos, ano, di, may pabigay palang panyo si, ano, si Kenji sa nanay ni Shiro. So, binigay naman ni Shiro. Pero nung una, sinabi ni Shiro na parang, ah, oh, may nagpapabigay lang sa yung friend. Tapos, ayaw pa rin. Oo, tapos umamin na siya nung patapos na yung episode. Sabi niya, ay, si ano ang ano niyan? Si ano ang may bigay niyan? Si, boy. Si, oo, si Kenji. Tapos sinabi nung nanay niya, ah, oh, Kenji. Ah, maganda yung taste niya. Parang ganun. Tapos yun. Christmas episode yun, yung ano na yun. Tapos apparently, Christmas sila nag-move in together. Ito pa yung sweet. Kasi, yung nag-move in together sila, ang meal nila is lasagna, chicken, baked chicken, tapos, ano, tapos may wine. Tapos parang every Christmas, yun yung meal nila. Tapos, hindi alam ni, ano, hindi alam ni Shiro kung bakit. Ba't yun yung gusto mo laging paluto on Christmas? Sabi ni Kenji, no, gusto ko lang din talaga, ano, i-celebrate kasi yung Christmas in a way na, ano, na ganyan. Kasi nga, yun yung first meal nila together as a couple na nag-move in. Tapos yun, may pinakita rin yung history nila kung paano sila nabuo. Ang sweet din, but like walang hawakan. Oh, meron palang hawakan. Kasi di ba nga parlorista si ano. So nagpagupit si Shiro kay Kenji. Doon lang sila naghawakan. Doon ko lang nakita. Doon sila una naghawakan. Hinahawak sa bato kasi isha-shampoo yung hair. Yun. Yun na yung physical contact nila. Yun na yun. Yun na. For the first time sa 4 episodes. Yan, may physical contact. So sana kasi meron pa. Mm-mm. Tapos ko pala siya nag-meet sa gay bar. Nakatawa yun. Anyway, kailangan niya panoorin. Ako hahabol din ako dyan. So next week. So episodes 5 and 6 na tayo next week for What Did You Eat Yesterday. Promise! Munahin mo na rin yung magaganda. Kasi naawa ako sa iyo eh. Unahin mo yung tama. Unahin mo yung tama. Alam mo, okay lang na wala makapanood sa atin ng pangit eh. Umaasa kasi ako na gumanda siya at some point. But diba kasi nagsimula silang maganda eh, parehas eh. Tapos ngayon medyo palaglag. Pero ito, sana magsimula din to ng maganda, no? Yung Kin Porsche. Kasi ang daming teasers lately. Tapos may bago ulit this week. Diba? Yung may galing sa papuwet. Oo. Tapos yung pinagliliguan yun, nilalagyan ng wine at bath bomb yan. Unsanitary. Ew, ang dumi. Diba? Kasi may backwash. Oo. Ay, ang kabog. Ininom niya yung wine na gano'n. Actually, ginawa niya yun, mag-isa pa lang siya, diba, doon sa teaser na unang-una. Yung una. Oo. Ginawa niya yun. Ni-reveal na may partner. Oo, may kasama siya. Ginawa niya yun. Ew, girl, ew. Kanina naligo sila sa wine? Hindi. Implied. Ganon. Pero kasi binuhos niya sa bathtub. Yeah. And yung bathtub, hindi na talaga clear yung liquid niya. And then may bulaklak, bulaklak. So doon nakababad si ano. Yeah. Parang naliligo sa milk, ganon. Oo. Pero itim yung liquid.
Hindi ko alam, pero very art house yung peg, ganun. So. Yung very art yeah, house. Tapos merong diba? Ano ng ano, may sunggaba ng, ang tawag dito? Bato. Oo, na, no, no, kailan ba mag-uumpisa to? Next walang date. Ako. Yun nga, walang pa. Date. Baka yan na yun, guys. Oh. Puro teaser lang pala. Parang yung last time. Episode. Sa sobrang art house niya, yun na yung episode. Yun na yun. Oo, that part. Akala nyo ba? Oh my God, I love how art house it is. Charot. Speaking of houses, punta tayo sa bahay ng GMMTV. Yung ay, safe house. Go. Oh, ganda. Galing mo doon ah. Well, nakita ko lang. Wala ka namang pinanood. Ano nga ba to? Ano nga ba to? Itong safe house? Para siyang... Para siyang bahay. PBB. Para siyang PBB streaming, ha? Hindi yung PBB... Ano, yung PBB na show. Kasi dun sa show... Ay, hindi ko alam, edited ha? Edited yun, eh. Oh, edited yun. Tapos laging may pasok ng narrator. Mga hosts. Si na Bianca. Ang worth noting na host. tapos... siya lang. Tapos si Robby. Tapos yun. Enchong. Si Enchong. Enchong. Naminsan si Melay sa mga latter seasons. Oo, nag-a-unvent siya. Tapos, ewan ko kung, basta parang araw-araw siya, di ba, pinapalabas? Oo. Oo. Nagla-live. Tapos, ano ba? So, parang naglalaro-laro lang sila dun sa... May mga tapos kumakain diba? Din. May challenges. May ano. Parang BBB house. Umasok si Tay. Nakita ko yung nagulat siya. May clip na nagulat siya. Oo. Talaga. Well, alam ko nga, siya yung magugulat din. Tsaka ayaw niya namin pumutok na lobo. Siya, tsaka si Off. Si Pond. Oo. Kasi si Off din eh. Ayaw na. Hindi, I mean, wala siya doon, pero ayaw niya ng lobo, di ba? Oo. Tsaka si Chimon ba? Tama ba? Kalimutan ko na. Mm. Kasi sa, ano, sa School Rangers, di ba? Kasi ang dami lumalabas lang na clip sa Twitter, so doon lang ako na-update. Meron pang clip. Yun din. So parang wala rin akong maintindihan. Tapos meron ako nakitang clip na parang nagmamasdan ni Tay yung ano, likuran ni Luke ba yun? Nakatingin siya sa babaw ganun. Parang pika na pero kasi minsan talaga daw nga, diba si Tay, and then may mga may compilation yun eh, parang nagsistare blankly into space siya. Oo, cute talaga nung yun. Nakatitig sa kawalan. Tapos, meron mga, may clip ako nakikita na si Puwin ba yun? Basta umattend siya ng online class niya na nasa loob ng safe house. Basta talaga? Ganun, so, kasi nag-aaral pa siya. Nag-aaral pa so, siya. So, pwede silang mag-gag. Si Mix din, di ba, nag-aaral pa? Oo, pwede silang mag-gadget and kung ano yata. I think, ha? Kasi may mga laptop kasi nagpo-post pa sila eh. Nagpo-post pa sila sa mga feed nila eh. Ah, hindi sila. Hindi si, so, ano lang. Mas trick yung bahay ni Kuya. Ano lang talaga siya? Pinagsama-sama lang talaga sila sa isang bahay para magwala. Ganun. Oh, para mag-challenge. Eh, yung nagkakamot ng pet siya. Totoo ba yun? Hindi ko alam na kung nasend na sa akin ng friend ko. Nakapasok yung kamay niya sa may puwetan niya. I don't know. Bakit na sa bahay naman siya? Pwede naman siya mangkamot ah. Si Pon. Eh, nasa dining table kasi siya. I don't know. Okay lang. Sige, hindi ka naman yung bahay yun. So, diba, ayaw mo na. Ano lang, nasa bahay naman siya, so dyan may camera lang. Ayun. But, yan. So, in the yearbook, hindi na natin to pupuntahan kasi next week na daw, sabi Shipper Kevin. Oh, next week na. Sorry, guys. Tapos, ano ko may nag-aaral? So, oh, go. Pero yan, yung, at least yung ilayag mo yan kung meron kayong mga suggestions, violent reactions, charot, wag namang violent. Yan. Pwede na gusto nyo ipalayag. Just BB space evict. Space. Pangalan ng shipper na gusto nyo. Sail away. And with the hashtags, ilayag mo yan. Tweet nyo or message nyo lang sa amin para tingnan natin kung mailalayag natin yan dito sa The Shipper. So yun, actually dito na nagtatapos sa Wave Weekly natin for this week. Pero before we wrap it up, Shippers, sino ang inyong Ship of the Week? Leon and Pop Pan, sure na.
Sure na. Dahil sa ano, duktok boxers. Turn ako. Parang Fiat Leo ako ngayon pa rin. Ako rin eh, Fiat Leo. Kasi ang cute yung mga... Yung sa kanila. Saka yung sa couch. Yung hindi sila parehas makatulog. Tapos doon sila nagtulogan. Ay, nagsnagal. Napaka-sweet nun. Sali kahit sa car. Siyempre si VP di makarelate. Siyempre, oo. Oh, ang kasi ang ship of the week mo, yung mga pangit. Hindi. Ayoko din. Hindi sila shippable this week. So, syempre, Luke and Dominic pa rin ako. Kasi parang, be, kaya nyo yan. Kaya ng love yan. Enough ang love. Charot. Yun for me. Wow. Talaga ba? Diba? Ganun pa na siya. Oo. Okay. Oh. So, kasi yun lang naman yung napanood ko may shippable. Tama naman. Tama naman. So, kayo, kung halimbawa, enough pa rin ang love, no, i-tweet nyo yan sa amin at the shippers PH. Just type at THESHIPPERSPH sa Twitter, and also you can message us din naman, no, if you want, para kung halimbawa bakit love is still enough. Diba? Sabihin niyo yan sa amin. Tama. And yun, and you can catch all of our other episodes. Thus, this week meron ulit kaming Music and Talk Edition episode ni Shipper Rai coming up. So, Wednesday yan. Hindi rin yun. On, hindi lang sa akin. Yun nga. Kami ni Rai ang sabi ko. Ah, sorry. Ito naman. Kasi nanood ako ng magandang BL. Ayun. That's exclusively on Spotify this Wednesday at may music siyang kasama. So, tunay na to. Kaya DJ feels again. True, diba? So, punta lang kayo on Spotify and look for the shippers. Ayan. Tapos, makita niyo na kami. Don't forget to follow and press the bell icon para nanonotify kayo every time there's a new episode. You can also do that on YouTube para nakita niyo yung beautiful faces ng mga shippers ninyo habang pinapanood or pinapakinggan kami. Ganun. You can also click subscribe and the bell icon para malaman pag may bagong videos. Yan. So yung Wednesday episode, Shipper Rai featuring Steve Aoki. Charot na kita si Steve Aoki. Nag-brown out tuloy dito sa amin. Paso nga! Go! O, dali mag-wrap up ka na. Mag-wrap up ka na. Internet. Hindi, yung internet kasi nasa tablet ko. So, nasa laptop ako. So, oh, pero naka-side view muna ako kasi nawala na. May battery pa parehas. ang lakas ng power ni Shipper A. Nag-brown out. O go na, binilisan ka sa ano. Yung Steve Aoki daw kasi, ganyan. But ayun, anyway, maraming salamat sa pakikinig at sa panonood, mga shippers. We'll hear you again on the next one. Ako sa ayan Shipper VP na nag-i- ano? Umayos ka, bilis! Ano, extra, bilis! Extra, bilis! Kalma! Ito na, yun nga. So ako nga si Shipper VP na nagsasabing, Father, hindi katulad ng school mo, ang The Shippers ay institution ng learning at landian. Ay, kabog. Ako naman si Shipper Kevin nagsasabing, Shabby Payday sa 15! I-own mo na yan. Oh, go. At ako si Shipper A na nagsasabing si Bianca ang PBB host bias ko. Tama. Ako naman si Shipper Rai na kahit I love you all, hindi enough ang love lang. Kailangan nyo rin ng kuryente. Kasi wala. Yun lang. Paalam mga ka-shipper. Bye guys. Sana bumalik na yung kuryente ka na, BB. Oo, mainit eh. Shopee Payday! Sale away!